Xerox B2, palette ng Mavs G-Rin. Convert tayo dito sa harap. Tapos yung takalodo. Right. Mga Lodi, what's up? Rider PH, Moto, and meron tayo ditong Aerox B1 and B2. So, Holy Thursday ngayon mga Lodi, and sana tayo kayo na sir. Sir, galing pa ng Malolo sir, no? Sila sir tsaka si ma'am galing ng Venezuela sir. Padala nila sir yung Aerox B2 nila. Na-disc brake na to, kaso papalit si sir ng G-Rin na disc brake dito sa likod para plug and play siya. So nabaklasan namin yung rear na gulong na nasa vulcanizing na. So dito naman tayo kay sir sa B1 niya. All goods na rin, nakabit na rin yung brake master left and right. And then conversion na lang yung gagawin natin dito. Alright, manada, let's go. At sinimulan ko nang ikabit yung adapter dito mga lorry dito sa Aerox B1 ni sir. So gumamit tayo ng stainless na screw dito. Na bolts, sorry. And ginabit natin dyan mga lodi. Kasi yung stock na nakalagay dyan na bolts, local, parang kinakalawang. So stainless yung ginagamit natin dyan mga lodi sa pagkabit ng adapter ni sir sa kanyang disc brake conversion. Yan, kalinain po na. Na-adjust ko na lang para ma-centro. Ang mahalaga kasi dyan mga lodi is dapat center na center yan para tiwil siya and hindi gumigewang yung ating rotor disc. So ayan yung ginagawa natin sa Aerox B1 disc brake conversion. So dyan natin linalapat yung ating rotor disc. So nakita nyo yung gitna? Yan, dapat pre yan mga lodi. Mga lodi, okay na yung adapter ni sir. Tapos dito naman kay sir. Dito ang alabasa kaya? Mel! Nasa na yung sa G-Rin mags ko. Disc bolt nito sir. And yun na nga mga ka-rider PH mo ito. So linagyan natin yung stock na dala na rotor disc ni sir. So yung mas preferred ni sir is stock. Kasi nga gusto ni sir makatipid daw. So second na naman yung mga piyesa na nabili ni sir para dito sa kanyang disc brake conversion. Pero pinayuhan ko si sir na mag-RCB na lang na caliper dito sa likod kasi nga mas makapit compared doon sa stock. And siyempre yung stock pa na dala ni sir is magkaiba yung bracket. So yun mga lodi, kakapit na natin yung disc bolt. And siyempre nilagyan natin yun ng thread locker pampakapit dyan sa disc kasi minsan lumuluwag. So yun is pampakapit lang naman mga lodi. Pero siyempre hindi dapat damihan kasi nga medyo mahirap tanggalin yan mga lodi pagpapalit na tayo ng disc. So dito mga lodi, so pinaklas ulit mga lodi yung conversion natin, binaba natin yung gulong. And syempre yung screw na pinaon natin doon na stainless, so sa kabilang side maglalagay tayo ng nut na may washer na built. So yun yung nagpapatibay dito sa ating disc brake conversion. Doon sa mga nagtataka na hindi daw matibay, maling mali kayo dyan mga lodi. So nasubok na yung ating disc brake conversion and kung pang endurance nga ginagamit natin yan talagang napaka sir. Yan mga lodi, kita na natin lining 180 yung nagpapatibay sa ating disc brake conversion. We'll be right back.
Simula muna yun. Kailangan ng bolt na ito pala. Diyan. So dito naman tayo mga lodi sa Aerox B2. So binaklas natin yung gearbox nito mga ka-Rider PH Moto. So tinanggalin din natin ng gear oil. And then sasalpak na natin yung ating gearbox na pang NMAX. So yun mga lodi, pinalitan natin to ng bagong bearing para sigurado tayo mga ka-Rider PH Moto. So 6301 and 6302 yung bearing na linagay natin. So linalagay na ni Lodi Pong yung cover ng ating gearbox and then ipita na lang yan, then afterwards tuloy-tuloy na yan, no? Kakabit na lang yung G-Rin mags yan. So ayan yung pinaka parang plug and play niya mga Rider PH Moto, kasi yung sagsasalpakan ng pang Aerox B2 at saka yung NMAX na gearbox is pareho sila ng sukat, kaya pwedeng gamitin yan dito sa Aerox B2 mga lodi, right? And syempre mga lodi, so kinabit na ni Lodi Pong yung swing arm. So mga lodi, yung swing arm dito na ginagamit natin is itong pang NMAX. Yan yung swing arm na ginagamit natin dyan. Kasi yung pang NMAX na swing arm, meron yung pinaglalagyan ng caliper mga Rider PH Moto. So goods na goods yan mga lodi, sasalpak na lang natin yan. Since ito ay plug and play, yan yung isa sa mga combination. Gearbox and NMAX B2 swing arm. Since yung G-Rin natin mga lodi, naka-design siya na for NMAX B2. So, yung paglalagyan ng rotor disc, sakto-sakto dyan mga Rider PH mo. So, yun na mga lodi, nakabit na ni Lodi Pong yung ating caliper. And then, later on, susukatin nyo na yan. Tapos, maglalagay ng spacer dyan para magitna yan mga Rider PH. Right? Mga lodi, update lang tayo, no? Dito sa ginagawa natin. Aerox B1. Dito sa B2 natapak na rin yung G-Rin ni Sam. Pwede na yung hinder niya. So tayo naman mga Rider PH Moto dito sa Aerox B1. So inayos ko na yung hose dito. Kakabit na rin natin to. Ay, syempre nigpitan ko muna yung kanyang shock ng mga Rider PH Moto dito. Then afterwards, lalagay ko na rin yung caliper nito. And then syempre sa-centro muna natin para makuha natin yung gigit na. So yung ikakabit natin na caliper dito is yung S-Series na caliper ng RCB. Kasi na-experience namin, no? So yung mga stock na calipers against RCB ay talaga mga umiiyak yung preno nung stock, parang hirap na hirap, persadong-persado, unlike dito sa RCB mga lodi, talagang kayang-kaya niya yung persa nung disc brake conversion. So mas maganda yung performance niya compared talaga dun sa stock na caliper. Few inches later. And mga lodi, okay na tong MC ni Sir Aerox B1 disc brake conversion. So, second na nabili ni Sir yung kanyang brake master na RCB.
Pero goods pa naman, so kinabit natin dito. And sa likod niya, nakilidya natin. May stock yung host ni Sir, pero ang CD yung kanyang caliper. Tapos dito naman kay Sir, sabay na tapos. Sir of B2, palit ng Mags G-Rin. So nag-convert tayo dito sa harap. Tapos yung tapalodo. Right. Pag-isa, tapos hugas. Na. Ano lodi, okay na yung Aerox B1 ni Sir. Shout out tayo kay Sir from Malolos. Shout out tayo kay Damam. Hi Sir. Ito na yung kay Sir, Aerox B2. Plug and play sa likod. G-Rin mags yung gamit, mga lodi. Right. Bukas na Sir. Harapas na lang. Sige po, ingat po. Kasi from Malolos pa si Sir. Ayun mga lodi, pagka gusto mo mag-p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